Kumusta kayo mga padre? At welcome back to my channel. Simple tip lang para dito sa ating oil pump. Check nyo yan, ikutin nyo lang yan. Dapat makita nyo gumagalaw yung langis dyan sa pinakakanal na yan. So sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag top overall ng TMX155. At dito ay kasana muna natin yung gear shift pedal. May washer po yun sa loob. So, ganun na yung pagkakabit niyan. So, ito kasi si Padreng na-overhaul yung kanyang motor dahil may problema yung kanyang needle bearing. So, yan. Ikabit na natin yung kanyang clutch housing. Pagkari ng clutch housing, yung kanyang ito, special washer. Okay? Isunod natin yung kanyang clutch wheel. So, set ko na siya linagay. So, marami naman tayong tutorial niya kaya hindi na natin inisa-isa pa. So, ishoot lang natin. Ayan, itapat lang natin maigi. Ayan, tapos pwede na natin ilagay yung kanyang washer. Pinakumbok sa labas. Tapos ito yung kanyang castle nut. Tapos higpitan natin ng castle wrench. Napaka-importante mga padreng na meron kayong cordless impact. Napakabilis po ng ating trabaho. Tuwas na may ganyan po tayo. So yan, ang gagawin lang natin dyan, gamit lang tayo ng flat screw. Pukpukin lang natin para hindi siya lumuwag. So, yan ang tip. Okay, sunod natin yung kanyang spring, 4 na piraso. Yung kanyang clutch lifter with bearing, release bearing. So, check nyo lagi yan, yung bearing na yan kung may problema. Tapos, 4 na 10 mm bolt. Ayan. So sundan nyo lang po yung video. So sa paghigpit nyan, tapatan lang. O siguraduhin yung mahigpit para hindi lumuwag yung tornilyo. Lagyan natin ng langis yung kanyang bearing. Mga padre, kung nais yung magpagawa, tagbataan lang kayo. Pwede nyo po akong sadyain dito sa ating shop para maayos po natin yung inyong motor. Ito yung ating washer, yung nut. Kalimitan sa mga washer po na yan, meron O mark po yan. Ibig sabihin, yung O na yon, siya yung nasa labas. Higpitan na natin to. Dati mano-mano po yung paghigpit ko niyan. Kaya namili talaga ako ng cordless para mas mapadali po yung ating trabaho. So dito sa parting rotary, iwasan po natin yung nagpapack drive dyan. Kasi pwede po yan masipak. Siguradong mapapagastos pa si customer. So yan, screw. Siguraduhin nyo lang na mahigpit. Itong customer natin, Dayo from Herbera, Hermosa, Bataan. Shout out kay Boss Buda. So, ito yung motor niya. Yung una natin vlog, yung sira yung kanyang needle bearing. So, ito yung kadugtong. So, yan, nilagyan ko na ng gasket. At pwede na natin ikabit yung kanyang clutch cover. Ayan. So, pwede na natin lagyan ng tornilyo yan. Sa paghigpit, dapat pantay-pantay mga boss. Tapat-tapatan lang. So, mamaya magta-top overhaul tayo pang ibabaw. So, inuna lang natin to yung kanyang
clutch. So yun, okay na mga boss. Tanggalin lang muna natin tong sobrang gasket dito sa kanyang flap. Dito naman tayo sa parting magneto. So ito, palitan na rin natin yung kanyang oil seal. Sikwatin lang natin ang flat screw. Oil seal dito sa kanyang engine sprocket. So yan. Pasok na natin yan. Lagyan muna natin ang grasa para hindi sumabit at smooth na smooth pag binalik na natin yan. So lagi kong ginagawa yan basta nagkakasa ng oil seal o o-ring. So ang purpose nyan, hindi agad tumigas yung ating oil seal o o-ring. Pangalawa, hindi siya magagasgasan. So yan, pukin lang natin ang bagya. Oh, ayos na. Tapos isunod natin dyan dito yung kanyang magneto kit para dito sa cam gear shaft. So pinalitan natin ng o-ring, syempre grasa. So sa pagkakabit nito may O na nakalagay dyan. So itatapat lang natin yung O na yan dito sa kanyang crankshaft gear. So pagtapatin nyo lang, ayan o. Tapos yung shafting, may spring yung kanyang shafting. So huwag nyong kakalimutan. O dito tayo sa push plug. Palitan din natin. So tip ko lang sa inyo, pag nagpapalit kayo ng magneto kit, mas mainam na original. Kasi pag local, hindi naman din tumatagal. At dito sa kanyang bolt, may washer sa ibabaw, may washer din sa loob. So pag nagkabit tayo nito mga boss, dapat wag natin minamadali. Dapat yan alternate. So ang ginagawa ko, dinidiinan ko muna, tapos higpit kamay. So higpit, pok, higpit, pok-pok, salitan. Huwag natin minsanin na ipasok yung push plug at pwedeng malostred po yung kanyang tornilyo. So palitan na rin natin ng o-ring yung kanyang drain plug. Iwas tagas, may spring at strainer. So lagyan natin ng grasa para pag nag-change oil tayo, hindi masira yung o-ring at madali natin itong tanggalin. Ayan, okay na. Kita natin, 24 millimeter. Okay. At isunod natin, kabit na natin yung kanyang piston. At dito sa kanyang piston, may IN kayo na makikita. Ibig sabihin, nakatapat yon sa ating intake o dito sa ating carburetor. So naglalagay lang ako ng basahan pag ikakabit natin yung circlip kasi pwedeng mahulog po ito dun sa loob. So yan, ganyan lang yung ginagawa ko. Okay, tayo natin. Lagay natin yung dowel, dalawa dito sa harap. Tapos yung gasket, pwede na natin ilagay. At original din po yung gasket na ating ikakabit para dito sa kanyang base. So yan, ipasok natin. So pagkapasok niyan, pwede na natin ipasok yung kanyang block. Pero magpalit muna tayo ng cam follower o ring. Sukitin lang natin. So yan o. Palitan natin yan. Ayan, malutong na siya. Original din po yung ating ikakasa cam follower o-ring. Lagyan natin ng grasa yan bago natin ibalik para may pampadulas.
So, pukpukin lang natin. May washer yung shafting na yan. Doon sa likod ng kanyang, ayan o, washer po yun. Likod ng kanyang cam follower. O, lagyan natin ng langis yung kanyang block. Para pag pinasok natin, eh, smooth na smooth. So, ayan, ganyan lang. I-shoot nyo lang. Minsan, huwag nyong pupukpukin sa ibabaw. Ayan, i-alog nyo lang ng ganyan. Kasi pag pinukpok nyo at dilapat yung piston ring, pwedeng mabali yan. O, lagay natin yung dowel, magkatapatan. Ayan, tapos sunod dyan yung kanyang cylinder head gasket. Ayan, linapat ko lang yung kanyang dowel. So, ayan, cylinder head gasket. Okay. O, kabit na muna natin to yung kanyang oil seal dito sa kanyang stator. Sikwatin nyo lang. Tapos may o-ring yan sa bilog na yan. Siyempre, papalitan din natin yan. So, ito yung kanyang o-ring. Kasa natin. Siyempre, magpapalit din tayo ng magneto oil seal. Sa pagpapalit niyan, mga padreng, tanggalin natin yung spring at putulan natin para lang mas humigpit pa siya. So, iiwas tagas na rin. Ginamitan ko lang ng long nose. Saka natin pinutulan. Pwede natin ibalik yan. Sa pagpuputol niyan, mga boss, yung dulo na lapad, dun po kayo magpuputol. Huwag po yung matulis. So, ayan, balik na natin. So, huwag natin kalimutan yung, syempre, grasa. Para pag pinasok natin, smooth na smooth. Pati itong o-ring, lagyan natin ng grasa. So, yan, ikabit na natin yung kanyang oil seal. So, grinasahan ko lang yung loob. Tsaka natin ipapasok yan yung oil seal. So, yan, ganyan lang, kamay lang, at good na yan. Pwede na natin ibalik. Huwag nyo kalimutan yung spring ng ating cam gear shaft. Ayan o, huwag nyo kalimutan. Yung wire na iisa na yan, neutral light switch po yan. Kabit na natin yung tatlong 8mm. At good na yan. Ibalik na rin natin yung kanyang magneto. Pasok lang natin. Washer, tsaka yung kanyang tornilyo. At isunod naman natin, mga padre, mag-asinta tayo ng kanyang barbula. So, gumagamit lang ako ng barena dyan. So, ginamitan ko muna ng rough. Susunod yung smooth. Dalawang klase yung ating grinding compound. Isang magaspang, isang pino. So, magaspang muna yung ating gagamitin. Magamit lang ako ng barena, dati mano-mano. So, dito mas mabilis kasi. So, yan, ganyan lang. Tapos, hanggang sa mawala yung kanyang singaw, bubuhusan natin yan ng gasolina. Titingnan natin kung may singaw pa rin. Napaka-importante, mga padre, na yung barbola natin, walang singaw po yan. So, automatic yan. Pag nagkasinta tayo ng barbola, magpapalit na rin tayo ng bulb seal. So, yan, pinunasan ko lang para ma-check natin.
kung maglilit pa yan. So intake exhaust, press lang, same procedure. At ikabit na natin yung kanyang valve spring para ma-check natin kung may singaw pa ba. Gagamit lang tayo dyan ng gasolina. Ayun. Busa natin ang gasolina. Check natin kung may singaw pa ba yan. So ayan mga boss, walang kasingaw-singaw. Mga padre, kung nais nyo magpagawa at tagabataan lang kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop at ayusin natin ang problema ng inyong motor. Taga Pulong Hermosa, Bataan lang po ako, tabi po mismo ng Tulay. Pwede nyo rin po ako message sa Facebook page para mapag-usapan natin yan. Kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel o napadaan ka lang, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na aking i-upload. Ayaw pumasok mga kandiyo. Pero meron ang laki. Ayaw pumasok mga taksir. Hindi yung tira niya? Hindi yung makina niya? Ito? Oo. Oh. Alam mo siya si malina niya eh. Yung makina niya? Makalas niya siya. Basag yung ano. Okay, so yun mga padre. Okay na. Wala nang singaw. So pwede na natin lagyan niya ng valve seal. Tanggalin na muna natin ulit. Tapos linisin. Kakasa natin valve seal dyan. Siyempre, dapat original para pang matagalan. Ayan, valve seal. So itulak lang natin ganyan yung valve seal. Pwede nyo rin lagyan ng grasa o langis para madaling ipasok. So yan, pwede na natin ibalik yung ating valve seal. Shoutout nga pala kay Padreng Raymond Cape. Olen Perez. So sa mga subscriber natin, shoutout sa inyo mga boss. Hindi ko na kayo isa-isain. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So yan, naibalik na natin. Itap lang natin sa ibabaw. At pwede na natin ibalik yan mga boss. Dahil yan eh, good na yan. So yan mga padreng, pwede na natin balik yung kanyang cylinder head. Huwag natin kalimutan yung dowel tsaka yung cylinder head gasket. So, ishoot lang natin na parang bola. So, yan. Ashoot na natin. Ilagay na natin yung dalawang may washer sa dulo. So, huwag nyo kalimutan yung washer kasi dyan dumadaan yung ating langis. So, itong guide ng ating rocker push rod. Pagkita na muna natin. Dapat alternate yung paghigpit para walang kasingaw-singaw. So, pinasukan ko lang ng screw kasi sa tuwing naghigpit niyan, pumapalipit yung guide ng ating push rod. So, ganyan ang discarte ko. So, tago lang.
Ayan, siguraduhin yung may tit at lapat po. Ayan, tapos gagamitan ko pa yan ng power handle para siguradong solid yung ating may tit. Power handle. Napaka-importante po kasi na tama yung higpit para hindi ulit-ulit yung ating trabaho. So, yun o. Tapos, pwede na natin ikabit yung kanyang tornilyo sa side. 12 millimeter. Tapos, higpitan natin yung dalawang 8 millimeter sa kanyang block. So, dapat huli natin hinihigpitan yung 8 millimeter. Ito, nasira nga pala yung kanyang dito yung goma, rubber insulator ba yung tawag yan? Bahala na kayo. Kabit na natin yung kanyang push rod para maikabit na yung rocker arm at okay na yan mga boss. So, yan kabit na natin yung rocker arm. So, yan kabit natin yung 12 millimeter na bolt, tatlo yan, para dito sa ating rocker arm. Siguraduhin natin may fit yan, mga boss. Kasi minsan pag lumuwag yan, pwedeng mabali yung ating rocker arm. So, yan, syempre, i-adjust na rin natin yung kanyang barbula. Pagka-adjust niyan, sasalinan ng langis at okay na yan. So, medyo mahaba na yung ating tutorial. So, medyo magpa-fast forward na tayo mga padreng.